Hello mga Oragon, magandang araw naman sa inyong muli. Welcome pala sa Oragon Official Vlog. Kung kayo'y baguhan pa lang sa aking YouTube channel, muli po ako magbibigay sa inyo ng tips. Ang ibig ko sa inyo ay tatlo tungkol sa ating tubo at sa ating clam at sa ating labi. Itong babagi ko sa inyo sa mga nagbabalak na magpatayo ng bahay at itong gamitin ang ating tubo. Itong ating tubo ay maganda itong gamitin kung tayo'y hindi naman nagtitipid ng materyales. Kung gagamitin natin kahoy, dito na tayo sa tubo dahil matibay ito. Sa mga nagbabalak dyan, kung wala kang idea kung paano ito gamitin, papakita ko po sa inyo at kung paano pagkakaiba nito sa mga ating gagamitin. Okay? Mga Oragon, sa mga nagbabalak dyan na gusto gamitin to, ito po para sa inyo to. Kung kayo po ay nagbabalak dito, nagbumili ng tubo, ang pagkakaiba po ng dalawa pong klase yan, mga ano nyo, mapansin nyo sa bilihan, dalawa po yan. Yung isa po, ordinary. Yung ordinary po, ganito lang po, manipis lang siya. Yung hindi naman po ordinary, ganito po siya, at mapansin nyo po, may trade. Yan po, may trade. Medyo po ito may kamahalan. Yan. May kamahalan po ito kaysa dito. But medyo mabigat din po ito kaysa dito. Kasi po, ito ay hindi ordinary at ito lang ay ordinary. Ito po ay umaabot ng 1,000 plus o 1,000. Ito po ay hindi aabot ng 1,000. Okay po. At dito naman po sa clam, dalawang klase po ito. Dalawang klase po yung clam natin. Mayroon pong ito pong isang clam natin, mapansin nyo dito may apat siyang naka trade o naka fix. Ito po ay hindi gumagalaw. Yan, mapansin nyo hindi po yan gumagalaw. At ito pong isa bilog lang siya, naka fix na bilog kabilaan. Yan, kabilaan po ang ano niya, pero umiikot-ikot po siya. Parehas lang siyang detrade. Yan, parehas lang umiikot-ikot, parehas lang siya. Nagkaiba lang nila dito sa ating ating dugtungan. Umiikot to, kung isa hindi. Dito naman siya ating ginagamit na liyabi. Dalawang klase din po ito. Yung isa, ganito lang. Yan. May ganito, tapos may dyan lang, nakapix lang siya. May ito rin pong isa, pares lang sila. Pares lang sila, may ganito rin. Pero pinagkaiba nilang dalawa, siya dito may trade. Umiikot-ikot po ito. Okay po. Umpisan po natin dito. Pag ito pinix natin, kailangan po, nakapit lang siya dyan. Nakapit lang siya dyan. Ayan. Yan po, pag nilagay po natin yan dyan, yan, pag nilagay lang natin yan dyan, kailangan, kasunod na lagay mo nyan, ganyan lang. Kailangan, pag lagay mo nyan, ganyan lang. Yan. Yan. Hindi mo na po yan may gagalaw. Hindi mo na po yan may bibiling, may gagalaw. Yan pa, kasi yan, nakapix lang po yan. Yan, ginagamit lang po ito sa pakros. Patayo, tapos pa ganyan. Diyan lang po yung ginagamit. Di na po yung ginagamit sa iba pa. Kaya, ang gamit lang yung pa ganyan lang po. Ayan. At ito naman isa. Itong isa. Pansinin nyo itong isa. Pag nilagay natin yan dito. Ayan, papilis natin yan. Pwede mo po yung gamitin pang ganyan. Pwede mo po yung gamitin yung ganyan. Yung Oragon, pwede po yung gamitin ganyan. Pwede po yung gamitin mong ganito. Yan. Pwede mo po yung mga gamit na ganyan. Yan. Yan mga Oragon, ang pinagkaiba nito. Ang pinagkaiba nitong dalawa.
dito sa ito, ito umiikot. Yung umiikot, ito po yun. Ito. Yung hindi po umiikot, ito po yun. May tatlo siyang kantuan. Kaya kung ako sa inyo, pag kayo bibili, mas marami bibilihin nyo yung umiikot kaysa hindi umiikot. Kasi ito, pang fix lang. Pang direksyon lang siya sa taas. Pang capital lang siya, pang cross lang ito. Pwede itong pang tayo, pwede ito sa kabilaan. Yan po ang tips ko sa inyo sa mga gustong magamit itong ating tubo. Yan po ang bibili nyo. Kailangan estimate nyo kung ano ba yung mas maraming bibili nyo. Pero ako, para may ano ko sa inyo, mas maraming bilhin yung pang clam ay yung ganito. Yung umikot-ikot. Dapat yan ang maraming bibilihin nyo kaysa dito, dahil ito kunti lang paggagamitan ito. Tapos pagbibili naman kayo ng tubo, kung ako sa inyo, mas bilhin nyo na yung ganito lang, yung ordinary lang, kasi pang tayo lang natin, pang posti lang o kaya pantukod lang kaysa ditong hindi ordinary. At mga koragol, dito naman sa ating liabe ito, pinaikot nyo to, kailangan nyo pa ng tanggalin bago pa ikutin. Yan. Kailangan nyo pa ng tanggalin yan. Samantalang itong isa, ito, hindi mo na kailangan tanggalin pa para maikot mo lang. Pasok mo lang yan dyan. Yan. Ikot-ikot na lang yan. Kusa na siyang umiikot. Yan. Yung kung sana siyang umiikot, baliktarin mo, pag gusto ng paluwagan, maluluwagan mo. Ito ba koragon? Itong isa, pang ganun lang. Paikot mo, tanggalin mo. Kaya sa mga nagbabalak dyan, na gustong gamitin tong tubo, ito yung tips ko sa inyo kung paano gamitin. Dapat yung tamang bilhin nyo para makatipid kayo, para hindi gaano magkasasan kayo ng ano, ng budget. Ayan. Ang ganyan lang mga koragon. Kung nagustuhan yung aking pinapakita sa inyo, please subscribe sa aking YouTube channel, Oragon Official Vlog. Kung mayroon kayong katanungan, comment lang kayo sa baba, para mabigyan ko ng action kung ano yung katanungan nyo. Maraming salamat sa mga support sa akin. Thank you.